Welcome to my channel, mga katipid tips ni Elise. So, ang totoo, na-miss ko kayo dahil ang tagal kong hindi nakapag-upload ng YouTube tips na mga advice na pwedeng ibigay sa inyo dahil ako po ay nagtrabaho. Siguro make sure maraming friend vlogger din na talaga nagmamadali sa kanilang mga work, walang time sa pag-upload, at talagang hindi na nabigyan ng pansin ang channel nila. Kaya ang pag-uusapan po natin ay ang tungkol sa channel natin, channel mo, channel ko. Ano na nga ba nangyari sa channel natin? Woo! Talagang nakaka-frustrate talaga na malaman natin o makita natin na yung channel natin ay walang nadagdag na subscriber, maliit yung views, walang comment. So talagang parang napabayaan. So I share mga katipid tips na talagang naranasan ko rin yan, na talagang kulelat sa subscriber. So ang subscriber ko talagang halos tinadagdagan na sa mga ilang buwan na talagang hindi ko siya naaayos. Pero nakakapag-upload naman ako ng mga cooking dahil talagang gusto ko may upload sa channel ko. Nagko-cooking ako ng mga kung ano-ano. Pero hindi siya ganun ka-consistent, talagang paminsan-minsan lang, dahil nga ang time natin ay hinahabol natin para sa ating work. Diba, ang hirap mga mami? Pero syempre, dahil gusto natin itong ginagawa natin at may channel na tayong naumpisahan, bakit hindi pa natin alagaan? So ayun na nga, bago tayo magpatuloy, shout out ko muli yung mga dating sumusuport sa akin na talaga naman lang dyan. Pag may ina-upload akong video, nandyan sila. So magbalik po kayo para maging update po kayo sa mga susunod nating mga video na gagawin ko. So yung mga bagong dalaw, sana po ay nakapag-subscribe na kayo at nakalike. At pwede nyo rin pong i-share para yung iba malaman nila yung pwede nilang maging tips na gagawin nila sa channel nila. At click na rin ang notification bell para update po kayo sa mga susunod ko pong video. So, start na tayo! So, dediretsuhin na natin ang limang reason kung bakit nangungulelat yung ating channel. So, number one, hardworking. Hardworking sa trabaho, hindi sa YouTube. Hardworking yung mga parent vlogger na katulad ko. Kung kayo po ay talagang nagtratrabaho na hinahabol nyo yung time para tayo makagawa sa gawain bahay, makapagluto at maalagaan pa yung ating mga anak at pagkatapos pagtatrabaho tayo. So, napakahirap i-balance yung time natin para makagawa pa tayo ng upload, ng video, mag-edit, hindi na natin magagawa. Pero, kung gusto mo yung pag-vlog at talaga nakaumpisa ka na, sayang naman kung pababayaan natin yung ating channel. Kaya, gawa natin ang paraan na kahit pa paano, makapag-upload pa rin po tayo. Kasi po ako, nag-a-upload ako ng mga cooking, mga niluluto ko. Kasi ayoko na matenga yung channel mo na ganun lang, wala kang nagagawa. Pero hindi siya ganun ka-consistent yung ginagawa ko. Kaya parang nakukulangan ako. Kaya eto, naggawa na naman ako ng mga tips or na pwedeng i-share sa inyo. Kaya kung kayo ay hardworking na parent vlogger, gawa tayo ng paraan na kahit papaano, makapag-upload pa rin tayo sa channel natin para hindi sayang yung nasimula natin. Di po ba? Yan po. Kung hardworking sa trabaho, kailangan yan sa buhay, ganun din ang gawin po natin sa ating channel. Kung gusto lang naman po ninyo. Dahil ako po nanghihinayang sa aking naumpisahan, kaya po, uulit po ako. Kaya yung mga palagi dyan na nariyan sa aking video na sumusuport, balik po kayo. Support po ulit, please. Number two, isang reason kung bakit hindi nag-grow yung channel natin at kulelat yung channel natin. Yung pagkukumpara sa channel ng iba, dahil iniisip mo na yung channel nila, bakit kaya ang daming views nito, ang daming subscriber, at talagang ang daming comment. So, mali po ang ganyang sistema dahil kailangan po sa channel nyo, isipin nyo na lang na ang kompetensya ninyo ay ang inyong sarili. Dahil sa sarili natin ang mag-aangat sa mga bagay na gusto natin tuklasin para may apply natin sa channel natin. Ika nga, best content creator, yung sarili natin. Pag ang sarili natin ang kakompetensya natin para sa channel natin, good tandem yan. Dahil yung minsan, pagka meron tayong mga bagay na gustong gawin at hindi natin maobliga yung sarili natin, hindi tayo mag-grow.
Pero kung katandem mo yung sarili mo at kakompetensya mo mismo yung sarili mo, yung mga bagay na gusto mong tuklasin para magkaroon ng grow yung channel mo, ay magagawa mo dahil ikaw ang may gusto. Yun! Kaya ang kakompetensya natin sa ating mga paggawa sa ating channel ay yung sarili natin, mas mainam yun. Kaysa umainggit tayo sa iba at tignan natin yung iba, diba? Sarili natin mismo ang ating kailangan masunod. Tandem. Number 3 na po tayo. Sa sobrang expectation nila sa pag-YouTube o halimbawa, sa sobrang excited nila sa paggawa ng channel, masyado mataas yung expectation nila na pag gumawa sila ng channel ay aangat agad yung views, marami agad ang manunood, at dadami agad ang subscriber. So, mali po ang ganung isipan dahil sa paggawa po ng atin ang ating mga channel, kung tayo ay baguhan, kailangan po hindi po tayo mainipin. Kailangan hindi po mainipin. Yan po yung number 3 natin na kailangan ilagay natin sa sarili natin na hindi tayo mainipin kung ano yung mga bagay na hinihintay natin, katulad sa paggawa ng channel. Gusto mo agad maraming views, gusto mo agad maraming subscriber. So, kung mainipin ka at hindi mo nakuha yung mga bagay na gusto mo sa paggawa ng channel, mawawalan ka ng gana. Diba? Aayaw ka na kaagad. Tatamarin ka na agad. Halimbawa, nakagawa ka na ng mga video na isang video, dalawang video, hanggang tatlong video, hanggang lima. So, hindi siya ganun ka expectation mo na talagang maraming views. So, ano mangyayari? Tatamarin ka. So, wala. Mapapabayaan mo lang yung channel mo. Kaya, huwag tayong mainipin. Be patient. Tsaka, enjoy na rin sa ginagawa natin sa ating channel. Number 4 na po tayo. Best choice niche. Kung ang content po natin, dahil baguhan po tayo, ay random, hindi pa natin alam at hindi pa natin nahahanap yung pinaka totally topic ng content natin at hindi natin alam kung ano ang sisimulan natin. Kaya ang mangyayari, random content, samot-saring content. Danas ko rin yan, mga katipid tips o mga nanay na vlogger. Ako po yung mga content ko is hanggang ngayon is random pa rin, para may upload lang po ako. Kasi nga, hindi natin natututukan. So, kung gusto nating tutukan yung ating channel, sana mahanap natin yung, lalo na yung sa mga matagal na, like me. Wow! Mahanap natin yung niche natin na talagang yung mga video na napapanood ng mga viewers natin na talagang gusto nila. Talagang may arrangement, kumbaga may comment, maraming views, at humakot ng subscriber yung video na yon. So, pwede kang gumawa ng mga video na i-review mo lang, dahil i-review mo kung ano yung mga matataas ang views. Kumbaga maging ano tayo, experiment sa mga video na gagawin natin, para nang sa ganun yung ating mga video ay yung nagustuhan talaga ng mga tao. Pero sa bagay sa mga baguhan, ang mga content nila samot-sari, hindi naman masama yon, kasi tumutuklas pa tayo ng mga video na pwede nating i-upload sa ating channel. Siguro kung talagang tumagal-tagal pa kayo, mapipili nyo na yung talagang content na magiging topic nyo sa channel nyo na maaring makatulong sa inyo para magdigdig ng subscriber at makagawa tayo ng maraming views. So na yung last, mga katipid tips, number 5 na tayo. Ito yung related ako dito na halos siguro lahat minsan nararamdaman to. Ang number 5 natin is katamaran. Oo guys, katamaran. Minsan kasi kung talagang inaabot tayo ng pagod dahil nga sa ating mga diskarte, mga racket, minsan tinatamad tayo na mag-upload, gumawa ng video. Yung bang madalas sabihin mo pala, mamaya na lang, o kaya bukas na lang, hanggang sa hindi mo na nagawa. Yung mga idea na i-apply mo sa channel mo, hindi mo magawa-gawa dahil inaabot ka ng katamaran. Pag yan po ang katamaran ay palaging ginawa o inasal, wala po talaga tayong magagawa sa ating channel. At kung yun po ang dahilan natin na tayo tinatamad, wala tayong magagawa sa channel natin,
baka naman po hindi talaga ito ang profession nyo. Kumbaga, hindi ito yung napili nyo, yung choice nyo, yung gusto nyo. Baka may iba kayong napipili. Dapat pumokus kayo kung ano talaga yung gusto ninyo. Dahil ang katamaran, pagka talagang nandyan na yan sa katawan at laging tinatamad, hindi ito yung gusto nyong gawin. At hindi ito talaga ang para sa iyo kung talaga ang reason lagi ay tinatamad. Tandaan nyo guys, na mag-grow ka talaga sa YouTube at talagang makakamit mo yung gusto mo pagdating ng araw kung matyaga ka, masipag, at talagang nandyan sa iyo yung paggawa at talagang the moves mo yung talagang mag-upload sa video mo, sa channel mo, talagang sinisipagan mo, mag-grow ka talaga. Sa totoo lang. I share na rin guys, sa talaga, experience ko na sa pag-YouTube natin dapat meron tayong pagkakakilalan sa atin ng mga tao. Kung halimbawa tayo po nagpa-prank, or nagko-cooking, nagmi-makeup, mga iba't ibang content, dapat sa atin may kumbaga matandaan na nila tayo na ito si si Tipid Tips na nagbibigay ng mga YouTube tips or mga kung ano yung makilala sa atin, kailangan matandaan nila tayo kasi may chance tayong mag-grow kung meron tayong niche talaga na pagtutuunan o focus na gagawin nating mga video. Kasi yung mga tao, pag halimbawa maghahanap sila ng mga gusto nilang panuorin na, gusto kong mag-cooking, si ganito, ayan, ganyan. Kung kilala ka sa ganun, madali ka nilang mapupuntahan nila yung channel mo at talagang makikilala ka nila. May tendency na mag-grow talaga yung channel pag meron talagang napiling niche, diba? Reminder guys, o mga katipid tips, o mga parent vlogger, na wala nagsimula sa YouTube na alam na ang lahat. Halos kadalasan, ignorante, walang nagsimula na tama agad ang diskarte. Lahat may field sa pag-uumpisa. Normal lang yun dahil sa una nga, wala pa tayong kaalam-alam. Dahil sa pagnanais natin na talagang gusto mo to, tutuklasin mo yan paunti-unti. Pero kung ikaw gusto mag-grow sa YouTube at gawing seryoso, ikaw mismo ang mag-a-adjust sa mga nangyayari sa sarili mo. Kaya sipaga natin guys, huwag tamarin. Mismo, sarili natin yung katandem natin para makuha natin yung journey na gusto natin someday. Sipag lang at laging mag-upload. Ayan, kinuwento ko na at shinare ko na sa inyo yung talagang nangyari sa akin na halos ilang buwan na hindi ako nag-upload ng mga tipid tips, na mga YouTube tips. Kaya na-miss ko talaga mag-share. Ayan, na-share ko na sa inyo yung 5 reason kung bakit hindi tayo mag-grow agad. Dahil lahat ng mga sinabi ko ay totoo yan. Lahat yan na experience ko ay share sa inyo para nang sa ganun. Mag-go uli kayo, mag-start ulit kayo para nang sa ganun may mangyari sa channel natin. Yan, yung 5 reason na nasabi ko na sa inyo. Na po ay nagustuhan nyo yung aking shinier. Kung nagustuhan nyo po, mag-comment po kayo sa baba. Para nang sa ganun, pwede ko po kayong i-shout out. Kung may katanungan naman kayo, pwede ko rin po kayong sagutin. Sana po ay may natutunan kayo sa aking shinier ngayon. Hanggang sa muli, maraming salamat. Paalam!